Hello guys! Andito na naman ako para sa isang napaka-interesting topic tungkol sa annulment. Pero bago ang lahat, gusto ko lang pasalamatan ang aking bashers. Yay! Ibig sabihin lang po nun, maganda ang topic ko, kaya meron akong mga bashers. Disclaimer lang po, at ito din yung sinabi ko sa unang video ko regarding the annulment. I'm not a lawyer. I'm a teacher by profession. A board passer way back 2002. O ayan, nalaman niyo tuloy na I'm aging. And I do this vlog to document and to share all the experiences I'm having when it comes to my annulment process. At yung mga answers dun sa questions nyo, I asked that to my lawyer. So, yung mga sagot ko is based on the answers of my lawyers and also based on my experiences. Sabi nga, diba, experience is the best teacher. And by the way nga pala, shout out sa gumawa ng t-shirt ko, YouTube shirt with my YouTube channel, Cats 21 Adventures. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang mga ideas kung paano kumuha ng isang private lawyer. And what are the things that you should consider in finding or in getting a private lawyer? Finding a private lawyer, what you need to consider is find a lawyer that has an office, like a law firm, not just only a virtual. Huwag kayong kukuha ng abogado sa online lang, kasi marami ng virtual ngayon. So may mga virtual offices, virtual na abogado, even virtual love meron. So what I highly suggest, find a lawyer with a physical law office. And kung meron man, kung may abogado kayong makikita sa online, at tanungin nyo kung meron silang physical office. So kung meron, puntahan nyo at alamin nyo yung lugar kung saan mismo yung opisina ng abogado. At mag-inquire kayo. Huwag kayong makikipag-close deal agad-agad. Bakit kailangan nyong malaman ang opisina ng abogado? Syempre kasi hindi biro ang magpaanal at hindi rin biro ang ilalabas mong pera. So, hindi magandang magbigay ng malaking halaga sa taong hindi mo pa lubusang kakilala at hindi mo alam kung saan sila matatagpuan kung sakali man na magkaroon ka ng problema. So, what I highly suggest, once na meron kang makita, whether online or kung saan man, or nirecommend ng friend mo, what I highly suggest, puntahan mo mismo yung law office niya at doon ka mag-inquire. So, bago ka pumunta doon, isulat mo na yung mga questions na gusto mong itanong sa abogado. Second, that you need to consider, inquire for at least 3 to 5 lawyers. So, bakit kailangan na more than one? Para meron kang comparison. Para malaman mo kung sino ba talaga yung abogado na karapat-dapat na humandle ng kaso mo. At sa pag-i-inquire mo, malalaman mo yon kung siya ba talaga yung abogado na sa tingin mo ay maipapagtanggol ka at matutulungan kang mapawalang visa ang kasal mo. Number 3, once na nakapag-decide ka na kung sinong abogado ang kukunin mo, i-consider mo din kung meron siyang experience sa paghawak ng annulment cases.
Kasi kung yung abogado na yon ay may experience na sa annulment case, napakadali na para sa kanya na i-handle ang annulment case mo. Alam niya na yung mga pasikot-sikot at yung mga procedure na gagawin sa annulment case. At of course, meron na rin yung mga connection sa mga family court, sa mga fiscal, or sa mga stenographer ng family court. So, mas maganda na ang abogado mo is well-experienced when it comes to annulment. Number 4, consider the health. Bakit mo kailangang i-consider ang health? Lalo na ngayon na pandemic. Karamihan ng mga abogado is matatanda na. So, yung mga matatandang abogado, napaka-well-experienced niyan. However, may mga matatandang abogado na healthy pa naman, may mga iba naman na medyo may problema na sa kanilang health. Katulad nung lawyer ko, ang lawyer ko is retired fiscal, so it means matanda na. Pero napaka-healthy pa at saka napaka-strong pa niya. So kaya niya pang umakyat ng stairs. So kung mapapansin niyo, kung nakarating na kayo sa family court ng Caloocan, ang family court ng Caloocan is aakyat ka talaga ng hagdanan. So, yung lawyer ko, kaya niyang umakyat, bumaba ng hagdanan ng hindi hinihingal. So, kahit retired na siya, ganun siya ka-healthy. So, i-consider nyo yung health ng abogado nyo. Actually, yung unang abogado na gustong-gusto kong kunin kasi napakagaling niya, siya yung gumagawa ng mga deed of sales and deed of donations ng properties ko. Siya rin yung advisors ko when it comes to when I seek legal advices. Sa kanya rin ako nagpapanotaryo. At alam ko na napakagaling niyang abogado kasi makikita mo dun sa opisina niya na napaka-hectic ng schedules niya. Ang dami niyang mga hearing cases. Minsan pa nga pag pumupunta ako dun sa opisina nila para magpa-notary, papaalis siya kasi may hearing siya, naka-barong Tagalog pa. Pero bakit hindi ko siya kinuha? Unang-una, kahit magaling siya at kahit inoferan niya ako ng mas mababang halaga, inoferan niya ako is 100,000 package for annulment. So, bakit hindi ko grinab? Kasi, half of his body is already paralyzed. So, ang annulment kasi, hindi yan napakadali. It takes long time. It takes years to complete the process. During the process, paano kung bigla siyang magkasakit? Diba? So, baka iwan niya ako sa ere. So, yun yung isa niyong dapat na i-consider, which is the health. Pangalawa, meron dun sa group namin na nakapagbayad na siya ng abogado niya, nakapag-close deal na siya doon sa abogado niya, tapos biglang namatay ang abogado. So, hindi na ma-refund yung pera sa kanya. So, yun yung isa nyong dapat na i-consider. So, there are advantage and disadvantages sa mga matatandang abogado. So, ang advantage nun is well-experienced sila when it comes sa mga handling cases. Pero ang disadvantage nila is, yun nga yung health nila. Pag kumuha ka naman ng batang abogado, ang advantage nila is napaka-healthy nila, physically fit, mentally fit. Pero ang disadvantage, karamihan sa mga bagong abogado is hindi pa ganun kalawak yung experience nila sa paghawak ng mga cases. At hindi pa ganun ka-wide yung connections nila sa mga Supreme Courts. So yun yung dapat nyong i-consider. Pang-5, kung sakali man na makakuha ka ng abogadong napakagaling pero may edad na, alamin mo kung ilan ang abogado sa law firm na yon. Bakit? Para just in case na magkasakit yung abogado mo, at least may sasalo ng kaso mo. Kasi hindi lang nag-iisa ang abogado doon sa law firm na pinuntahan mo. Katulad dun sa experience ko, last November, my last hearing, hindi yung abogado ko ang umattend. Dahil pandemic, tapos senior citizen na yung abogado ko, meron tayong batas na bawal lumabas ang mga 60 years old and above, yung mga senior citizen. So, nag-comply
sa batas yung abogado ko, so hindi siya umattend ng hearing ko. Pero kahit gano'n, natuloy yung kaso. Bakit? Kasi meron pang ibang abogado doon sa law firm ng abogado ko. So, siya yung humawak ng kaso nung araw na yon at in-endorse sa kanya lahat-lahat ng documents at napag-aralan nung abogado na yon yung kaso ko. At siya rin yung abogado na kinukuha ng law firm just in case meron silang back-to-back cases within a day. Example, may hearing sila sa Caloocan ng Tuesday ng umaga, tapos may hearing sila sa Cavite ng Tuesday ng 11 o'clock in the morning. So, kung iisa lang yung abogado nila, so mamimili sila kung aling kaso ang aatinan ng abogado nila. So, syempre, mas pipiliin nila yung medyo mabigat-bigat na kaso. So, pero kung meron silang more than two lawyers, kung yung law firm na napuntahan mo ay merong more than two lawyers, so kahit magka-aberya yung abogado mo or kahit hindi or kahit magkasakit or kung ano man ang mangyari sa abogado mo, at least merong sasalo ng kaso mo. So yun po yung dapat nating i-consider sa pagkuha ng abogado. Eto, at last but not the least, maghanap kayo ng abogado na mag-a-accept ng partial payment or acceptance fee muna. Bakit? Kasi dapat ang paunang bayad is acceptance fee naman talaga. So may mga abogado na humihingi ng cash, ayaw nila ng installment. Sa idea ko lang nga, medyo alanganin yun. Kasi tayo mga Pilipino, once na nabayaran na tayo, meron tayong ugali na hindi na tayo magpupursiging gawin yung trabaho natin kasi nabayaran na tayo. So, kahit saang career naman, pagka binayaran mo na sila ng una, di ba? Kahit pag magpagawa ka nga lang, di ba? Example, magpagawa ka ng bahay, binayaran mo na yung karpintero mo ng advance, so wala na silang makukuhang payment sa'yo. So, tinatamad na silang gumawa ng bahay mo. So, ganun din kapag kakukuha ka ng abogado. Huwag mong ika-cash kasi may tendency niya na sa sobrang dami ng cases nila, syempre uunahin nila yung kaso na hindi pa fully paid. Kasi gusto nilang tapusin yun para makuha nila yung kabuuang bayad sa kanila. So, kung ikaw nakapagbigay ka na ng full payment, ikaw na yung last option kasi bayad ka na. So, yun yung dapat nyo ring i-consider. So, wag na wag kayong kukuha ng abogado na hihingi sa inyo ng full payment. So, yun din po yung dapat nyong i-consider, lalo na ngayon kung magpapa-anal kayo during the pandemic. So, hindi natin alam, kahit healthy tayo ngayon, hindi natin alam, baka biglang magkaroon ng COVID or nahawaan ng COVID, so hindi natin alam. So at least kung partial payment man, may mangyari man sa abogado natin, maitatransfer natin sa ibang abogado yung kaso natin kasi hindi natin na fully paid. At syempre, siguraduhin nyo na mapagkakatiwalaan ang abogado nyo kasi ang annulment process sa Pilipinas, it takes years. So, magtatagal yung relasyon nyo ng abogado nyo. Hindi lang yan months, hindi lang yan weeks, it takes years. Kaya kung pipili kayo ng abogado, sisiguraduhin nyo na yung abogado nyo is kampante yung loob nyo na mapagkakatiwalaan nyo talaga siya. Most of all, wag na wag kayong magbibitaw ng malaking halaga kung hindi kayo pupunta sa opisina niya. At syempre, kung magbabayad kayo sa kanya, siguraduhin nyo na hihingi kayo ng resibo. Kasi sa sobrang tagal ng process, baka makalimutan mo magkano na pala yung naibayad mo sa abogado mo. At least kung may resibo ka, so that is a black and white. May documents lahat. So, lahat ng pera na ilalabas mo dapat well documented and with proper receipt. So these are the 6 factors that you need to consider when you find a private lawyer. So yun lang po at sana nakatulong ako ulit sa video na ito at nabigyan ko ulit kayo ng ideas kung paano kumuha ng private lawyer. So, kung may natutunan ka sa mga videos ko regarding annulment, please give me a thumbs up and don't forget to like and click the bell so that you will be notified sa mga future videos ko. So, once again, as I always say, don't be happy, be happier. Saranghae!